Okay, so magandang araw sa inyong class. I hope na ririnig na ako para makapag-start na. So, ang topic na gusto ko i-discuss ngayon sa inyo is about transportation engineering. Sa totoo lang class, yung mga kailangan nyo malaman is nasa module nyo na. Pero nung view ko yung module nyo, tingnan ko, meron akong naalala na very important na kailangan kong i-share sa inyo about this lesson or about this topic. Naalala ko na nung first meeting is, tinanong ko kayo kung ano yung difference ng transportation engineering tsaka highway engineering. So dito, sabihin ko ulit kung ano yung difference nun, okay? So, pag-usapan natin yung transportation engineering. So, alam nyo na yan kung ano yung meron ako yung idea about dyan. Alam nyo na what is transportation, pero gusto kong i-explain pa sa inyo ng mabuti. So, ano nga ba ang transportation engineering? So, what is transportation engineering? Transportation engineering is a branch of civil engineering that involves planning, design, operation, and maintenance of transportation systems to help build smart, safe, and livable communities. So, yung transportation engineering pala ay So, yung transportation engineering pala is a type of engineering kung saan yung mga transportation engineers ay nagpaplano, nagde-design, nag-ooperate, o kaya naman nagme-maintain ng mga highways o kaya mga roads na meron na tayo, okay? Ng mga systems. So, bakit ba mine-maintain, pinaplano, dinidesign yung mga systems ng ating transportation? Ito kasi yung answer. Ginagawa ng dinidesign mabuti or inooperate mabuti ng mga transportation engineers yung ating mga daan. Kasi ito yung pinaka-main objective natin para magkaroon tayo ng smart, safe, and livable communities. Kasi class, isipin nyo, for example, kung hindi na na-invento, okay, kung walang transportation engineering, di wala rin mga daan, no? Okay, tapos wala rin mga sasakyan, technically, kasi paano yun? So, kaya nyo ba, for example, papasok kayo sa school, halimbawa, nasa malalayang lugar kayo, tapos yung school ay sobrang layo. Kaya nyo ba lakarin yun? Nung araw, sinasabi nila, sabi nung father ko, o kaya nung mga lolo nyo, sinasabi nila na nilalakad lang nila yung school, di ba? Kasi tapos hindi pa simentado yung mga daan. Totoo naman yun. Pero syempre, kaya ginawa yung pinapaganda yung mga daan. Kasi para magkaroon tayo ng efficient na pamumuhay. Okay? Ng livable communities para yung mga may hirap na ginagawa natin dati is mapadali. Okay? So, yun yung pinaka-essence ng transportation engineering. Kung bakit nandyan siya. Para magkaroon tayo ng smart, safe, and livable communities. So, ayan siya. So, eto, yung four pictures na yan, eto na yung pinaka eto, yung pinaka main or pinakaunang maiisip nyo kapag narinig nyo yung word na transportation. Yung iba sa inyo siguro ang iniisip lang is eto lang, transportation is about highways lang. Kaya ako sinabi yung difference ng highway engineering tsaka transportation engineering nun kasi gusto ko magkaroon kayo ng idea kung ano ba talaga yung sakop ng transportation engineering at sakop ng highway engineering. Pag highway engineering, eto lang siya class. Naka-focus siya dyan.
Whereas yung transportation engineering is very wide siya. So, meron tayo dito na eto, railway system. Meron tayong road. Ito siya, yun sa mga sasakyan pang lupa, tapos pang tren, ito siya. Tapos ito naman pang papawid or pang air, tapos ito yung sa water naman. Okay? So, ako dati kapag nakakita ko ng mga pictures na ganyan o kaya mga video na ganyan, na-inspire talaga ako na maging engineer. O, diba? Ang ganda, diba? Parang kapag nakita nyo yan, sana kayo din ma-inspire din kayo na maging engineer kapag nakita nyo yung mga yan. So, pagka naging transportation engineers kayo, pwede kayong pumasok kahit saan dyan. Pwede kayo for land, for railway system, tapos for air, tsaka sa water. Okay? So, explain natin yan mamaya. So, tingnan nyo muna. So, yung transportation engineering pala is hindi lang siya nakafocus dito sa land. Okay? Pwede rin siya sa railway, pwede rin siya sa air, tsaka sa water. Kapag kami sasakyan, ito na lang tandaan nyo, para alam nyo na. Kapag kami sasakyan, any type ng sasakyan, aeroplano, barko, tren, merong transportation engineering din. Ganun lang tandaan nyo. Okay? So, meron tayong different types of transportation engineering. Nakalagay na ito sa module nyo. First type is railroad engineering is an interdisciplinary engineering field dedicated to build better, faster, more efficient rail systems. The railroad industry uses these special engineers to care for and plan railway systems that can transport goods and people. So, alam kong alam nyo naman yung kung ano yung tren. Nakasakay na ba kayo ng tren? Yung iba sa inyo, sure ako nakasakay na. Pero sure ako, yung iba sa inyo hindi pa din. Okay lang yung class. Ako nga class eh, nung nag-review lang ako, nung magbo-board exam ako, tsaka lang ako nakasakay ng tren. Noon lang, first time ko nakasakay nung ng tren. Ano lang naman siya? Parang, ano ba siya? Ano bang feeling? Parang siyang bus, pero hindi siya magalaw. Ganun, parang bus lang siya na hindi magalaw. Tsaka mas komportable. Hindi pala. Wait lang. Ano bang feeling nun? Mas mabilis siya kasi meron siyang sariling daan. Hindi ka matatraffic. Din yun. Meron siyang, eto, meron siyang sariling rail na daan na ganyan na susundan. Tapos, mabilis siya. As in, mabilis talaga. Kung may pumunta ka station to station, huminto siya per station kasi. For example, station 1, tapos itong station 2 hanggang station 10, hihinto siya para magbaba tsaka magsakay ng mga pasahero. So, yung train sa mga nakasakay, okay, sige, good. Sa mga hindi pa, galang yung pusa namin, ang ingay. Para din sa mga nakasakay na ng train, edi good. Kung hindi, ito yung experience lang naman. Mabilis siya, kasi nga, hindi ka matatraffic. Pag nagka-problema lang, tsaka magtatagal, yun lang. Pero, mabilis talaga siya. Tapos, komportable kasi hindi magalaw. Hindi magalaw yung mismong yung trend. As in, sobrang stable lang niya. Parang lumilipad, ganun. So, anyways. Ngayon siya. So, ginawa yung trend para, yun nga, makapag-transfer ng masakyan ng mga tao ng mas mabilis, ng mas efficient. Kasi class, imagine kung puro bus. Kung puro bus yung sasakyan ng mga tao kaya puro jeep, edi sobrang dami niyan, di ba? Edi mas lalong dadami traffic. Tapos, eto pa pala. Dati, nung kapag naririnig ko yung word na traffic, ano naiisip nyo? Di ba? Hindi gumagalaw yung mga sasakyan, di ba? Ganit traffic. Pero class,
Totoo lang, pag sinabing traffic, mga sasakyan, yun yung pinaka-definition niya, mga sasakyan. So, pag sinabing traffic, ibig sabihin maraming sasakyan. Okay? So, ayan. Next type is yung port and harbor engineering, shipping, commercial fishing, passenger cruises, and private sailing all require docks and harbors from which to sail and deliver goods and passengers. Ito klaseng type ng transportation engineering kung saan ang pinaka-main goal na to is first, magsakay ng mga tao, syempre. Next one is, ito, fishing, commercial fishing, pangingisda. Hindi lang klas, pagka sinabing pangingisda, hindi lang klas bangka, may malalaking barko na nangingisda na masarap panoorin. Kung gusto niyo panoorin, pwede kayo manood sa YouTube. Pero, tapos passenger cruises, eto siya. Tapos shipping, eto yung pinaka-main importance na to. Pinaka-main goal ng type ng transportation engineering na to. Nakikita niyo itong mga box-box na to? Hindi pala ako sure kung yun yun. Pero sure ako, cargo yan. Hindi pala sure, pero sure, no? Hindi ako sure kung cargo yan, pero mukha eh. Nakakita naman kayo ng cargo. Cargo class, yun yung nilalagyan ng mga gamit, ng mga products, kung saan siniship from one place to another, from one country to another. So, papakita ko sa inyo. Eto siya. Nakikita niyo yung mga box-box na yan? Ito. Nakita niyo yung mga, yan, mga rectangular box na yan. Yan yung mga box na yan. Yung mga box na yan, class, yung tinatawag natin cargo. Ang laman niyan, mga products, pwedeng mga basura na ini-import tsaka in-export ng ating bansa. So, yun, yun. Yan yung laman niyan. Okay? So, diniscuss ko to kasi gusto ko ma-visualize nyo. Eto. Yung ito mismo, yung picture na yan. Kasi class, kung hinayaan ko lang kayong basahin yung module nyo, hindi nyo malalaman eh. Alam nyo ba class, na yung port, harbor, tsaka pier to ah, pier talaga siya, as in pier. Hindi yan pier, baka may sabi pier, pier yan, pier. Kahit i-Google pronunciation nyo pa, pier talaga siya. So, ito yung pinaka-main reason kung ba't diniscuss ko tong topic na to kasi, alam nyo ba, ilang beses nung lumalabas sa board exam, itong tatlong to, ibinibigay yung definition ng port, ng harbor, tas ng pier, tapos, hula, tas, hindi pala hula, sasagutin nyo kung ano yun. Nireview ko yan, class. Nung nagre-review ako ng board exam, nireview ko yan. Saktong-sakto. Yan yung huling nireview ko. Kasi, kapag ka kasi mag-exam ka, syempre unahin mo mag-review ng mga problem solving, di ba? Tapos, pagka siguro malapit na yung exam nyo, nagbabasa-basa na ako ng mga objective type, ng mga problem, ng mga objectives na lang. So, binasa ko yan, no? Saktong-sakto. Kasi, tiningnan ko yung mga trends, eh. So, medyo matactic ba, ganun. Tingnan ko kung ano yung madalas dumabas. So, less than 5 years lumalabas to. Madalas tong lumalabas tong topic na to. Binibigay definition niya tapos lumalabas. Tapos, sasagutin mo kung ano siya. So, explain ko na sa inyo ngayon pa lang, para ngayon pa lang alam nyo na. Pag sinabi nating port, eto siya. Yung bagsakan ng mga cargo na yan. So, syempre, translate nyo na lang sa English. And alam nyo naman yun, pag nabasa nyo in English, eto siya. Yung pinaglalagyan ng mga cargo. Eto yung tinatawag natin port. Okay? Yung harbor, pag sinabi natin harbor, eto yung pinaparadahan ng mga bangka o kaya ng mga barko. Yung ang tawag doon? Pinagkakawitan. Siyempre, hindi naman basta binarada lang dyan. Sige, kuha kayo ng banyera.
or yung kung aking banyera o kaya ng planggana. Yung di, tapos lagyan nyo ng tubig, tapos lagyan nyo ng papel. Hindi pala. Kahit anong bagay, lagyan nyo ng, takip ng plastic bottle. Pag nilagay nyo dun yan, syempre hindi naman mag-i-stay yun sa isang side, di ba? So, yung mga bangka na yan, di lang nakaparada yan basta. Nakakawit yan, o kaya nakatali yan. Ayan, may mga tali. Hindi mo pwedeng iparada lang dyan yan. Abay, the inanod yan. Di ba? So, ayan yung harbor. Pwedeng harbor yan na ganyan. O kaya harbor na O. O lang. Harbor na ganyan. British. Okay? British or American English, yun yung difference niyan. Pero, pares lang sila. Harbor tsaka harbor na ganyan na may U. Okay? So, yung port, yung mga lagay ng mga cargo na ganyan, harbor, yung paradahan ng mga bangka, okay, ng mga barkong ganyan. Pag sinabi natin pier, eto siya. Yung lakaran ng mga tao na yan. Yan, yung lakaran na yan. Yan. Yung nilalakaran ng mga tao na yan, pinagtatambay nila para tumingin sa dagat. Baka isipin nyo, bridge yan. Klase hindi bridge yan, ha? Ang difference niyan ng pier tsaka ng bridge is eto. Pag sinabi natin bridge, ginagamit yung bridge para makatawid from one place to another. For example, andito ka, merong bridge para tumawid ka sa kabilang island. Ganun. Pero eto, eto lang siya, pier. Hanggang dito lang siya. Ginagamit lang siya for, ano lang, tourism purposes lang. Ganyan lang siya. Okay? Yung tinatawag natin pier. Nilalakaran mga tao. So, ayun yung difference niya. Class, huwag na huwag nyo kakalimutan yan, ha? Pag lumabas na sa board exam nyo, halimbawa, 5 years from now, lumabas, sana maalala nyo ako. Okay? So, yan yun. Ito yung pinaka main reason din kung ba't pinush ko itong i-discuss. So, next type ng transportation engineering is airport engineering. From the word itself pa lang, alam kong may idea na kayo. Airport engineers design, build, maintain, and develop construction standards for commercial, private, military, and civilian airports, heliports, and helipads, and seaplane bases. So, sila yung mga nagdi-design na mga airport, yung mga airport engineers. Para, syempre, sa mga sasakyan pang himpapawid naman. So, etong mga type ng transportation engineering, eto yun. Yan. Yan yung una kong dinis. Yan yung una kong, yan yung mga nasa unang pictures, okay? So, understood naman na kapag transportation engineering about sa daan, pero syempre, hindi lang basta daan kasi siguro kung kanina, bago ko nyo ito mapanood, ang idea nyo lang kapag transportation engineering is mga daan lang. Hindi class, kasama yung mga station. For example, airport. Doon pumaparada yung mga aeroplano, di ba? So, kasama dinidesign yun ng mga transportation engineers. Hindi lang basta yung daan. Okay? Ito pa, yung railway engineering, hindi lang basta rail na trend na ganyan. May mga stations yan na dinidesign para sa mga tao. Okay? And para naman dun sa mga sumasakay ng barko, kay bangka, ayan, kasama yung mga yan, yung mga stations na yan. Okay? So, kung i-conclude natin, ano ba ang importance ng transportation engineering? Why is it important? Why is transportation engineering important? It is the transportation engineer's responsibility to plan, design, build, operate, and maintain these systems of transport in such a way as to provide for the safe, efficient, and convenient movement of people and goods. Dine-design ng mga transportation engineers, yung mga daanan na yan, or yung mga systems na yan, unang-una para maging safe. Siyempre,
hindi lang basta dinesign yan na sinimento. Hindi ganun yung class, ha? Maiintindihan niyo yung sabi ko pagdating nyo ng higher year. Lahat yan, kinocompute yan. Kinocompute ng mga loads yan, ayan. Tapos, hindi lang basta sinisimento yan. Okay? So, sana ma-inspire kayo para mag-aral mabuti kung nakikita niyo yan. Mag-aral mabuti at maging engineer in the future, okay? So, next is dinidesign siya para maging efficient. From the word efficient, pag sinabi natin efficient class, ginagawa mo yung isang trabaho na less a time, tapos nagagawa mo yung purpose. Yun yung ibig sabihin ng efficient, mabilis, pero quality. Kumbaga, ganun. Okay? Yun yung ibig sabihin ng efficient. Mabilis, pero hindi nababawasan yung quality niya. Kasi, kung gagawin mo siya ng mabilis, tapos mapangit yung quality niya, eh dun na ako sa mabagal, pero maganda yung kalidad. Pero ang efficient, ibig sabihin ng efficient, mabilis, tapos maganda yung quality. Yun yung sabihin ng efficient. Okay? And convenient movement of people and goods. Convenient. Ibig sabihin, komportable. Komportable, accessible. Yung ibig sabihin na convenient. Okay? Movement of people and goods. So, hindi lang ginawa yung mga yan, yung mga systems na yan, para sa mga tao. Kundi para din sa pag-i-import, trans, o kaya export ng mga goods and products ng country natin. Okay? So, yan. Kaya may mga cargong ganyan. So, makonclude natin na sobrang importante ang transportation engineering sa community natin. Okay? So, kung gusto nyo maging transportation engineer, po pwede naman. Pag-graduate kayo ng CE, tapos mag-masteral kayo ng transportation engineering. Pwede yung class. So, hanggang dito lang. Gusto ko lang kayo nang bigyan ng idea about sa ano ba yung transportation engineering. Okay? So, I hope meron kayong naintindihan kahit konti. Dapat isasabay ko na din to sa iba pang topics, pero syempre, ayoko na mag-procrastinate kayo. Kaya, gawin ko na. Tapos, ibigay ko na agad sa inyo. Para mapanood nyo na rin. Okay? So, sana may natunan kayo kahit konti, tapos na-inspire para mag-aral pa. Kasi alam nyo class, masaya maging engineer, lalo na pag mga ganyan yung mga nakikita mo, tapos kayo gumawa niyan, di ba ang saya? So, nandito na lang yung ating discussion and thank you so much.